Mas mababa pa raw sa presyo ng face mask ang kilo ng farm gate price ng palay. E paano na yung mga magsasaka sa gitna pa naman ng pandemic? Ang kanilang panawagan sa gobyerno sa pagsaksi ni Katrina Song. Nagtanim, napagod, namuhunan. Pero kapag ibinenta ang ani, lugi pa. Pasera na po, sir, ta kwa. Kaya lang na yung pangalas ng mga kapitid niya. 1270 na yung pangalas, sir. Ngayon na ba? Kwa. Bini, abuno. Awang tumapo ka. Kwa na. Kwa sa kapitid niya. Napo ka. May pangalas ko mangyayon na, sir. Ito pa. Dry. Bado sa riwa pa, sir. Kwa. Nakadala to 7. Dagdag dagok sa mga magsasaka ng Isabela ang tagtuyo sa ilang lugar. Sumabay pa sa COVID pandemic na pumilay sa kabuhayan ng marami. Kung tutuusin, isa ang sektor ng agrikultura sa mga nagtala pa rin ng paglago sa second quarter ng 2020, kung kailan bumaba ang gross domestic product ng bansa. Pero... Kasi kami ang farmer, sir. Sa Laguna, sumadsad na sa 13 pesos and 50 centavos ang farm gate price ng palay kada kilo mula sa dating 18 hanggang 21 pesos. Kapag hindi nyo ituloy lang ibinigay ang mga kailangan ng mga magsasaka sa buong Pilipinas, tandaan nyo, magdideklar ng slowdown ang mga magsasaka. Ang isa sa mga itinuturong dahilan ng mga magsasaka kaya bagsak presyo ang palay, ang rice tariffication law na ipinasa noong Pebrero 2019. Tinanggal nito ang limitasyon sa dami ng bigas na pwedeng angkatin mula sa ibang bansa, na nagbigay daan sa pagpasok ng mas maraming imported rice sa merkado. Isa sa mga layunin, pababain ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Ang mataas na presyo ng bigas noong 2018 ang isa sa mga dahilan kung bakit pumalo sa 6.7% ang inflation rate noong Setyembre ng taong iyon, pinakamataas sa loob ng halos isang dekada. Sa ilalim ng rice tariffication law, bumaba nga ang retail price ng bigas, pero bumaba rin ang farm gate price o ang bili ng mga traders sa mga magsasaka na aabot lang daw ngayon sa 12 pesos kada kilo sa ilang lugar. Mas mahal pa ang 28 pesos na suggested retail price ng surgical mask at mas mababa sa 17 pesos and 64 centavos na farm gate price sa official reports ng gobyerno ayon kay Senator Ralph Recto. Sabi ni Recto, dapat yang imbestigahan ng Department of Agriculture. Ayon naman kay Senador Kiko Pangilinan, parang mga COVID patient ang mga magsasaka. Direct cash assistance daw ang katumbas ng CPR para sa mga naghihingalong magpapalay. As of July 2020, umabot na raw sa 10.728 billion pesos ang nakolektang buwis sa ilalim ng rice tariffication law. Ang sobra raw sa 10 bilyong pisong mapupunta sa Rice Competitiveness Enhancement Program, pwedeng ibigay na cash assistance sa mga magsasaka. We need to organize ourselves so we can be heard. Sa Webes, tatalakay ng Department of Agriculture ang issue ng palay. Patuloy rin ang pagbili ng NFA ng bigas sa mga magsasaka sa presyong 19 pesos kada kilo. Ang problema, hindi naman lahat kayang bilhin ng NFA. Sa susunod na virtual presser, we will be focusing on rice. Ayon sa Malacanang, kasama ang mga magsasaka sa mga tutulungan sa ilalim ng bayanihan 2. Meron pong regular na programa na nagbibigay nga po ng tulong ang DA maski po walang pandemya. Nagtutulungan po ang NFA, ang DA at ang mga lokal na pamahalaan para sila na po ang bumili ng mas kahit papaano mas mataas na presyo sa ating mga magsasaka. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi.